Diyos ko, naglakbay ako ng libu-libong milya mula Hunan, patungong Shenyang, upang magpunta sa kapatid ko, ngunit napilitang sumali sa militar, at napunta sa Taiwan. Ngayon, nagkahiwalay ang aking pamilya. Hindi ko dapat iniwan ang aking asawa at anak. Diyos ko, kailan kaya kami muling magsasama? Ano ang gagawin ko? Ngayon, ang pangunahing tauhan ng aking kwento ay ang taong tinatawag naming Tio. Siya ay 2 taon na mas matanda kaysa sa aking ama. Siya ay matangkad, mukhang disente, hindi masalita at may napakaputing mga ngipin. Siya ay kapitbahay ng aking ama sa kanilang bayan sa Hunan at magkaibigan na sila mula pagkabata. Noong 1948, S.A. Panahon ing Ikalawang Digmeng Sibiling Sina, Nagarun ing Kagiluan at Kahirapan, at ang NGA Tao ay nasa Kalinaslunos na Kaligayan. Ang 31 taong gulang na si Tio ay nahirapan sa buhay sa kanilang bayan at nanganganib na mahuli upang maging sundalo. Narinig niya na ang kanyang kaibigan mula pagkabata ay sumali sa Kumintang na hukbo at nakaistasyon sa Shenyang, Hilagang Sina. Bagamat mayroon na siyang asawa at 5 taong gulang na anak noon, naisip niya, bakit hindi sundan ang kanyang kaibigan at sumali sa hukbo? Kaya't isang ideya ang lubos na nagbago sa kanyang buhay. Upang maiwasan ang hadlang ng kanyang pamilya, iniwan niya ang kanilang bahay ng mag-isa sa kalagitnaan ng gabi habang tulog ang kanyang asawa at anak at walang sinabihan kahit sino at nagtungo sa hilaga. Hindi niya alam, ang pag-alis na ito ay magiging huling paalam. Ang tunay na pangalan ni Tio ay Ken Jae-yuan. Ipinanganak noong 1917 sa Luoyang County, Hunan Province. Ang lugar na ito ay may malinaw na pagbabagong mga panahon. Sa tagsibol, ang mga burol ay natatabunan ng bulaklak ng uli. Sa tag-init, ang mga lawa ay punong tunog ng mga palaka sa gitna ng mga bulaklak ng lotus. Sa taglagas, ang mga palayan ay nagiging ginintuan. At sa taglamig, makikita mo ang mga bata na naglalarong snowball fight sa mga burol. Lumaki si Tio sa ganitong kapaligiran. Ang kanyang ama ay isang lokal na magsasaka at ang kanyang ina ang namamahala sa bahay. Madalas siyang tumutulong sa mga bukid. Bagamat hindi mayaman ang pamilya, nabubuhay sila ng maayos. Si Tio ay matalino at madiskarte mula pagkabata at lalo na niyang gustong matutong kaligrapya mula sa mga matatanda. Ang mga pader ng lumang bahay ay punong kanyang mga sulat kamay. Ang ilan ay paggaya sa mga kilalang master at ang ilan ay kanyang mga likha. Palaging pinupuri siyang kanyang ina. Pagsapit ng 1942 sa edad na 25, si Tio ay kilala na bilang isang kaligrapo sa kanilang baryo. Nang tagsibol na iyon, dumating ang isang mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Ikinasal siya sa isang mabait at maganda na dalaga mula sa kanilang baryo. Ang kanilang kasal ay simple ngunit masaya. Ang lahat ng tao sa baryo ay dumalo upang magdiwang, umiinom ng gawaing bahay na alak at kumakanta ng mga kantang bundok. Hindi nagtagal pagkatapos ng kasal, nagkaroon silang isang anak na lalaki. Nang ipinanganak ang bata, labis na natuwa si Tio at inanyayahan ang bawat bahay sa baryo upang magsalo. Tinitingnan ang kanyang asawa at anak, puno siyang pag-asa at kasiyahan para sa hinaharap. Pakiramdam niya ang buhay ay parang mangkok ng mainit na alak sa harap niya, punong-punong pangako at kaligayahan. Gayunpaman, habang nagsisimula ang digmaan, lalong humirap ang buhay. Noong 1948, nang marinig niya na ang aking ama ay napromote sa Shenyang at naging maayos ang buhay, si Tio ay impulsibong pumunta sa Shenyang upang hanapin siya nang hindi sinasabihan ang kanyang asawa. Nang makita siyang aking ama, huli na upang pigilan siya, kaya pansamantalang ipinakilala siya sa hukbo upang mag-aral. Hindi nagtagal, ang hukbo ay umatras patungong Taiwan. Pagdating sa Taiwan, nagpatuloy si Tio kasama ang hukbo hanggang sa magretiro. Tuwing may pista, sumasali siya sa aming pagdiriwang kasama ang iba pang mga kapatid ni Ama. Noong bata pa ako, akala ko siya ay tunay na kapatid ni Ama dahil tinatawag namin siyang Tio. Itinuturing ni Tio na pamilya na kami at mahal na mahal kami. Nang maglaon, nalaman kong iba ang kanyang apelido sa aking ama. Hindi ko siya nakitang naghanap ng makakaisang dibdib kahit na ilang beses siyang pinayuhan ng aking ina, ngunit umiling lamang siya. Sa mga unang taon, umaasa siyang mabawi ang mainland at muling makasama ang kanyang pamilya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting naglaho ang pag-asa na iyon. Ang kaligrapiya ni Tio ay napakaganda. Sa hukbo, ang kanyang maayos na pagsulat ay nagbigay sa kanyang papuri at tiwala mula sa kanyang mga superior. Minsan,
nang kailangan ng hukbo ang isang agarang anunsyo, partikular na hininging superior na si Tio ang magsulat nito. Maingat niyang isinulat ito sa ilalim ng ilawan, nagtrabaho ng magdamag upang matapos ang mahalagang dokumento at tumanggap ng mataas na papuri mula sa kanyang mga superior. Naalala ko noong ikalong baitang ako sa elementarya, minsang dinala ako ni Tio upang mamiling damit. Hinyuri AKOing Tindera, sinabing AKOi cute. Biglang nagalak si Tio at sinabi sa tindera na ako ay kanyang pamangkin, saka ako pinuring todo, sinabing ako ay matalino at magaling sa pag-aaral. Sumang-ayon naman ang tindera ng buong buo. Sa kasiyahan ni Tio, bumili siyang dalawang bagong damit para sa akin. May panahon na naghirap ang aming pamilya. Hiniling ni Ama ang tulong pinansyal ni Tio ngunit bumalik na may lungkot. Sinabing tumanggi si Tio, sinasabing maaari lamang siyang tumulong sa mga emerhensya, hindi sa kahirapan. Labis na nadismaya si Ama. Pagkatapos noon, pinutol ni Tio ang ugnayan sa amin at tumigil sa pagpunta tuwing pista, hanggang sa ako ay nasa ikalong taon na mataas na paaralan. Isang araw, narinig ni Ama mula kay Tio Yu sa Taekyung na si Tio ay nagretiro at may sakit ngunit nahihiya na makita si Ama. Sa sandaling narinig ito ni Ama, agad siyang nagtungo sa Taekyung ng magdamag at dinala si Tio, walang pera at may sakit, pauwi. Sinabi ni Ama kay Tio, "Huwag kang mag-alala, ano man ang kainin ko, iyon din ang kakainin mo. Hindi kita pababayaan magutom." Kaya, nagdagdag si Amang isang kama sa kusina at inimbitahan si Tio na tumira. Si Tio, na walang magawa, ay nagpakalasing araw-araw. Pinagtiisan siya ng buong pamilya, lalo na ang aking kuya na napakabuti sa kanya. Madalas na umupo si kuya sa tabing mesa, iniinom ang alak kasama si Tio at pinakikinggan ang kanyang mga reklamo at kwento. Habang papalapit ang eksamen sa universidad, araw-araw akong nagkukulong sa aking silid upang mag-aral. Isang araw, si Tio ay nakainom marami at nagmumurmur ng kalahating araw. Bigla niyang itinaas ang kanyang boses at sumigaw, "Ano bang angas mo?" "Kinikinsini M.O. A.K.O.?" "Noong bata ka pa, binilhan pa kitang damit. Alam kong ako ang tinutukoy niya at hindi ko inaasahan iyon. Bakit niya ako sinisigawan? Dahil lang babala ako sa paghahanda para sa eksamen at wala akong oras na makipagkwentuhan sa kanya? Labis akong nasaktan at hindi ko alam kung paano siya amuin, kaya tahimik akong umiyak. Lagi kaming mahal ni Tio, at hindi ko siya nakita na sumigong ganito sa kahit sino, kaya naiintindihan ko kung gaano karami ang samang loob na naipon sa loob niya." "Ah, ni Ama na makita si Tio na ganito, lalo na hindi pa siya 17 taong gulang." Nais ni Ama na bumangon siya at magpatuloy sa buhay. Kaya tinulungan niya si Tio na magbukas ng isang maliit na klinika sa probinsya malapit sa Tainan, gamit ang kanyang kaalaman sa medisina upang gamutin ang mga taga roon. Masaya si Tio sa kanyang pagpraktis ng medisina at nakipagkaibigan sa maraming mga pasyente at mga tao sa lugar. Bagamat paminsan-minsan ay umiinom pa rin siya, hindi na siya nagpapakalasing araw-araw. Minsan, nakatagpo ni Tio ang isang kaibigang sundalo sa kalsada. Matagal na silang hindi nagkikita at masayang nagkwentuhan. Ang kaibigan ay hirap sa buhay, kaya't agad na inimbitahan ni Tio na tumulong sa klinika. Binigyan siyang matatag na trabaho at kita. Napaluha sa galak ang kaibigan. Habang nagpapatakbo ang Klinika SA Probinsya, madalas na walang bayad na ginagama NITO ang MGA mahihirap na pamilya at katalasang ginagamit ang kanyang ipon upang tulungan ang MGA nanggagalingan. Ang kanyang kabaitan at kakayahan sa medisina ay nagdulot ng respeto mula sa mga tao sa lugar at dito niya natagpuan ang kanyang halaga at lugar sa komunidad. Si Tio ay nagpapatakbong klinika sa loob ng ilang taon na may kapayapaan at madalas na binibisita siya ni Ama at ni Kuya. Sa huling bahaging 1987, binuksan ng gobyerno ng Taiwan ang pagbisita sa mainland, ngunit hindi na inabot ni Tio ang pagkakataong iyon dahil siya ay pumanaw na. Si Kuya, bilang kanyang anak, ang nag-asikasong lahat ng kanyang mga seremonyas ng libing. Kung ihahambing kay Tio's Hu, maswerte pa si Tio dahil meron siyang kami, lalo na si Ama at si Kuya na napakabuti sa kanya. Bagamat punong pagsubok ang buhay ni Tio, natagpuan niya ang pagmamahaling pamilya at ang kanyang lugar sa amin na naging kanyang huling pag-asa. Tungkol naman sa iba pa mga kapatid ni Ama, tulad ni na Tio G, Tio Yang, Tio Yu at Tio Tu, lahat sila ay may masayang pamilya at mga anak at meron din silang mga sariling klinika. Napagtanto ko na ang mga kapatid na ito, kasama si Tio's Hu, Tio Ken at si Ama, ay pawang mga tagahunan at pawang mga doktor sa hukbo. Naitanong ko minsan kay Ama kung bakit napakaraming veterano mula hunan sa Taiwan.
Ipinaliwanag ni Ama na ang Hunan ay isang mahalagang beseng kumintang na nagsagawang pangangalap at mga deployment militar sa Hunan sa panahon ng digmaang sibil. Dahil sa malaking populasyon ng Hunan, nakapagbigay ito ng maraming sundalo para sa kumintang. Ignanong Keo Rin Kang Bakit Mariaming MGA Veterano Mula S.A. Hunanong MGA Dr. S.A. Hakbo. Sinabi ni Ama na sa panahon ng digmaang sibil, mataas ang pangangailangan para sa mga doktor sa hukbo. Ang gobyernong nationalist ay nagtayong maraming mga paaralan na medisina sa likuran upang magsanayang maraming doktor sa hukbo at nagbigay ng suporta sa mga patakaran ng medical sa digmaan. Sa pag-urong ng hukbo, sumama rin ang mga doktor sa hukbo sa Taiwan. Ang kwento ni Tio ay hindi lamang isang personal na alamat, kundi isang salamin din ng isang panahon. Sa mga magulong panahon na iyon, maraming tao ang nagbayad ng mabigat na halaga para sa kanilang mga pangarap at kaligtasan. Sa kasalukuyan, kaunti na lamang ang mga veteranong ito na buhay. Ang mga nagsimula sa hukbo sa edad na 20 ay halos 100 taong gulang ng ngayon at patuloy na bumababa ang kanilang bilang taon-taon dahil sa edad at kalusugan, ngayon ay nasa 1,000 na lamang. Marami sa mga veterano na ito, upang mabuhay, ay patuloy na nagbebenta ng mga lutong bahay na tinapay at pastry sa mga kalye. Naranasan nila ang mahaba at mahirap na mga taon, at ang kanilang mga kwento ay naging bahagi ng kasasayan ng Taiwan. Lumaki sa isang pamilyang veterano, marami akong nakilala na veterano mula pa noong bata pa ako. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nalilimutan ang mga kwento ng mga veterano na ito. Nais kong isulat ang mga kwentong ilang veterano na kilala ko. Kahit papaano ay upang matiyak na ang mga kwento na ito ay magiging isang patunay sa pagkakaroon ng mga taong ito na lumaban para sa kanilang bansa at mga tao. Bagamat may mga pagsubok sa buhay ni Tio sa aming mga puso, siya ay mananatiling isang iginagalang at minamahal na nakatatanda. Ang aking kwento tungkol sa mga veterano ay nagtatapos na rito. Sana nagustuhan ninyo ang mga kwento. Paki-like, subscribe at share. Hanggang sa muli!